Oh, ito na, si Willy Revillame, ang kanyang plataforma, TV host Willy Revillame, naghain ng kandidatura sa pagkasenador. Pakinggan natin kung ano ang kanyang mga plano sa buhay niya. Nakakita ko ng mga nag-aaway, ego, pagalingan, eh hindi naman doon gano'n ang pagsipyo sa bayan. Dapat busilak ang puso mo sa iyong mga kababayan, lalo-lalo na mahirap. Kung makikipag-aaway ako sa Senado, makikipag-aaway ako para sa mahirap. Una sa lahat, ako po si Wilfredo Bendia Revillame, yan ang tunay kong pangalan. Pero kilala niyo naman ako sa pangalang Willy Revillame. At ako pa ay 64 years old. Siguro hindi na ako kailangan... Ala, 64 na pala si Willy? Tanda na rin pala ni Willy, senior citizen na rin pala, no? Explain, hindi na ako kailangan magpakilala sa inyo. For 21 years, meron akong daily show, tanghali, hapon, gabi. So, kumbaga, naging parte na ako ng buhay ng mga Pilipino, lalo-lalo na po yung mga nanay, tatay, lolo, lola, yung household. Yun lang ako. At, nandito ako ngayon. In fact, meron akong live show ngayon. Nagpaalam mo na ako. Ang alam ko, naka-feed kami ngayon sa TV5. Naka-feed mo kami ngayon sa show. At yung mga nanonood ngayon doon, nagpaalam mo na ako. Sigurado, nagsisigawan ngayon doon yun. At wala ako, walang kantahan, walang sayawan. Walang hepeporay muna, walang putukan, at walang will of fortune. Pero, may mas malaking hangarin, at may mas malaking plano para sa bawat Pilipino. Okay, at 2 minutes, siguro mas maganda makatanong na lang para masagot ko na agad yung mga tanong. Okay, sige po. Walang tanong, kanina mo galing. Tagalog ka lang para mas maintindihan natin mga kabayan. Sir Hernandez from TV5. Mm-hmm. Pahiram po. Dorea. Hi, sir. Good afternoon. Dorea Fernandez, TV5. Hi, sir. Willy na lang. Ganun, sir. Sir Willy, you mentioned you have a show sa amin, TV5 Will to Win, no? So the next question is, what happens to your show if you are vying for a Senate seat? Ano mangyayari po dun sa Will to Win? So pagkakaalam ko sa rules ng COMELEC, until February 10, pwede pa ako mag-live show. So I still have 5 months na makakapag-live ng 5 to 6:30 sa TV5. Sa Facebook na meron kaming followers sa 17,300 at 8 million sa YouTube. So pwede pa ako magtrabaho. Hindi, ito si Willy ha. Hindi, ito real talk lang tayo ha. Katulad din ng mga Tulfo, ito si Willy, alam mong tumutulong. Mayabang lang, katulad din ng mga Tulfo. Oh, alam matatas lang ang bibig, pero katulad din ng mga Tulfo. Pero masasabi ko na ito si Willy, hindi niya talaga trabaho yung pagtulong, trabaho niya mag-entertain. Pero tumutulong to. Ito kasi mga Tulfo, trabaho nila yung tumulong. Yun ang ano nila eh, yun ang pinipeg nila sa kanilang mga shows eh. Tumutulong sila, tumutulong. So talagang dapat tumulong sila, trabaho nila yun eh. Pero ito si Willy, nag-entertain to, entertainer to. Pero habang nag-entertain siya, tumutulong siya. So para sa akin, between Tulfos and this, I'd go for this person. Why? Alam mo, tumutulong siya kasi talagang gusto niyang tumulong. At hindi, kumbaga, ginagawa niya yung pagtulong as entertainment versus yung mga Tulfo na yung pagtulong ginagawa nila as trabaho. As source of income. Diba? Oh, ganun yun. So ako, Willy Revillame, well, sinabi dito, kaysa kay Abby Binay, kaysa kay Abalos, kaysa kay Bilyar, puta, dito na ako. Oh, kasi ito, alam ko, tumulong talaga to. Pero pagkakil na February 11, we start na, and that will start the campaign. So you know, and then, pag nanalo, pagpalarin, at pag nagalob ng Diyos na ako yung makapaglingkod, makapaglingkod ng tapat at walang halong pag-aisip ng masama sa aking mga kasama, totoo yan, Diego Lagde, nasala nito lahat ng problema ng Pilipinas. Pucha, pati problema ng tao, lahat inilalapit sa kanya. Si Isko nga eh, sabi niya, sa tagal kong nasa public service, makita ko pa lang, para na akong doktor, sabi niya, pag nakita ko pa lang yung request ng tao, sa sobrang dami na nang hihingi ng mga pangbayad sa ospital, makita ko pa lang yung medical abstract, alam na daw niya kung ano sakit eh. Gumaling na rin si Isko mag-check up eh ng pasyente dahil nga sa dami niyang tinutulungan na mga pasyente na humihingi ng mga tulong pinansyal para sa ospital. So ganun din to si Willy. Lahat ng problema na yata ng mga Pilipino nailapit na to sa kanya. Kaya I'm sure alam nito kung paano tugunan yung problema ng bayan, problema ng mga Pilipino. Like the Senator Tito Soto,
na may ipulaga pa din. Yun lang. Sir, one additional question po. Ano pong nag-udyok sa inyo para finally tumakbo na po sa pagka-senador? Because going back to your previous statements, hindi nyo po nakikita ang tatakbo kayo sa sabak sa politika eh. Yung nakikita ko, away. Away ang awayan. Mga itukado, eh, ang tingin nila sa mga artiste, masyadong mababa. Eh, kami may magigandang kapuso para sa ating mga kababayan. Ano ba ang purpose ng isang senador? Hindi ako abogado, hindi ako nakatapos, pero ang purpose dapat ng bawat senador, bawat nagpa-public servant, bawat namumuno sa anumang local government, mabuting puso ang meron ka. Ang dapat mong inisip lagi mga kababayan mo, marami ng batas na ginawa, marami ng mga presidenteng dumaan, marami ng senador na dumaan, pero yung buhay natin mga kababayan mahirap, nababago ba? I think yun ang pinaka-importante eh. Poverty. Oh, yun na, totoo yun na. At the end of the day, kahit gaano kagaling pa yung mga tinatalaga natin sa gobyerno, ang tanong, nagbabago ba buhay ng tao? Ang tanong, yumaman ba tayo? Ang tanong, nawala ba korupsyon? Ang tanong, umukay ba tayo? Ma-okay na ba yung mga anak natin? Nakakapagpa-aral ba tayo ng libre? Lahat ba may opportunity na makapag-aral? Lahat ba may opportunity na makabili ng sasakyan? Lahat ba may opportunity na makabili ng bahay? Lahat ba may opportunity na makapag-shopping? Alam nyo kasi sa Amerika, at sa ibang mga first world country, kung ano yung opportunity na meron yung mga mayayaman. Sa Japan, saan? Yung opportunity na meron yung mayayaman, meron din yung mga mahihirap. Kung yung mga mayayaman kayang bumili ng BMW, yung mga mahihirap kaya din nilang bumili ng BMW. Yun nga lang, yung bumili ng BMW, masarap pa rin yung ulam nila. Pero yung mga mahihirap na bumili ng BMW, nangungupahan lang sila. So, priorities. Pero ang punto, dito sa Pilipinas, never kang magkakaroon ng BMW kahit magtrabaho ka sa kumpanya. Hindi mo kayang magkaroon. Kasi nga, sobrang magkalayo talaga yung antas ng pamumuhay natin. Hindi katulad sa ibang bansa na yung opportunity nito na mabili yung mga bagay na to, mabibili nito. Yung mga gusto nyo mga Louis Vuitton, mga gusto nyo mga Hermes, mga sinturon na mga ganyan, mga alahas, yung mga gusto ninyong mga mamahaling mga damit, branded na damit. Dito sa Pilipinas, ang nakaka-afford niyan, mayaman. Dito sa Pilipinas, kapag nakalakos ka, mayaman ka. Sa kanila, pag nakalakos ka, pwedeng mayaman ka, pwedeng magarbo ka lang sa buhay. Tama yung sinasabi ni Willie dito. Tama ang sinasabi ni... sabi ni Marco, tama ka, Boss Dada. Kung anong nasa mayaman, ganun din ang sa mahirap. Parehas. Dito sa atin, yung kayang kumain ng steak, yung may mga pera lang. Diyan sa Amerika, lahat kayang kumain ng steak. Hindi, ano yan, kay mahirap ka, kaya mong kumain ng steak. Afford mo pa din yun. Yung opportunity, equal or meron kayong pare-parehas na mga oportunidad. Ito yung sinasabi ni Willie Revillamina, sa dami ng nilagay natin mga galing na tao, sa dami ng mga magagaling na ganito, mga galing na ganyan, mga doktor, mga abogado, mga PhD, MBA, mga nilagay natin sa ekonomiya natin, lahat. Ano nangyari sa bayan? Ganun pa rin naman. Mahirap pa rin naman tayo. Kung gano'n tayo kahirap noon, mahirap pa rin naman tayo ngayon. At nagpapatuloy lang. The cycle goes on. Mahirap pa rin tayo hanggang sa mamatay tayo. Ang mga anak natin will suffer the same fate as us. Sabi ni Akosi, basta may trabaho ka sa Amerika, magagawa mo gusto mo. Dito sa Pilipinas, una sa lahat, ang hirap maghanap ng trabaho. Mantakin mo, magtitinda ka ng bintilador sa SM, hahanapan ka ng 4-year college degree. Saka putang ina niyan. Binabayaran kayo dyan by the hour. Dito sa Pilipinas, binabayaran tayo, minimum wage natin dito, 8 oras. 8 oras lang tayo dito, binabayaran, tapos po siya magkano na 600. Mantakin mo yung isang araw natin dito na magtrabaho, putang ina, isang oras lang na kinikita ng isang trabahante sa Amerika. Kay mataas, kay professional yung trabaho, kay janitor, kay construction worker, meron silang trabaho at meron silang kita. Yung janitor sa US, may sasakyan. Dito sa Pilipinas, nakabike, hindi lang nakabike, naglalakad.
Oo, grabe yung janitor dyan sa janitor dito. Wala talaga. Sabi ko sa inyo, isang kahig, isang tuka talaga. So, yun yung sinasabi dito ni Willie Revillame, na sa lahat ng mga magagaling sa Pilipinas, putang ina niyan, dumaan naman lahat yan sa gobyerno, pero wala naman nangyari. Wala naman nagawa. Isa lang ang nakapagbigay sa atin ng magandang buhay, si PRRD lang. Kahit papaano, maliwalas ang buhay natin. Di tayo yumaman, pero umaliwalas ang buhay natin, umalwan ang buhay natin. Kaya ako, kung ibuboto natin si Pastor Apollo Quiboloy, aba, malaki, sigurado ako. Napakalaking pagbabago, baka mag-set yan ng standards dyan sa Senado. Pinakamalaking problema natin, yung mga batang nakakarap na mag-aral, pag wala ng pera, hindi na natutupad ang pangarap. Yung mga nanay at lola at lola natin na may mga set, ano mo, for 21 years na ako'y nasa daily show, lagi ang bulong sa akin ng nanay, lola, lahat. Pimili ng gamot, Willie. Yung asawa ko may sakit. Willie, pero mamatikula ng anak. Puro lahat ng iyan ang nalilinig ko for 21 years na pamati mga kababayan. For 21 years, yung mga bulong sa akin na ganyan, hindi naman doon na bago ang buhay eh. Sa mga marami na nagsilbi sa ating bayan, wala akong sinasabing iba. Ibig ko lang sabihin, dapat hindi lang batas ng tungkol sa batas ng mga kung saan-saan batas. Batas ng mga mahihirap ang kailangan natin. Paano magbibigyan ng magandang buhay ang ating mga kababayang mahihirap? Mga batang nangangarap na walang pambili ng libro, walang sapatos, walang pangmatrikula. Yan, yung mga lola at lola na nanay natin na walang pambiling gamot. Yan, lagi yan ang reklamo nating kababayan. Dapat sa Senado, may batas para sa ating mga kababayan. Saka ako, parang nalulungkot ako pag nakakakita ako ng mga nag-aaway, ego, pagalingan, eh hindi naman ho ganun ang pagsilbi sa bayan. Dapat busila ang puso mo sa iyong mga kababayan. Lalo-lalo na mahirap. Kung magkikipag-aaway ako sa Senado, magkikipag-aaway ako para sa mahirap. Lulumama. Ay, oo, hindi. Ito si Lulumama. Ano to? Alam natin to. Diyan nga daw sa Spain, no, kita mo naman, equal opportunity. Parehas ka. Basta parehas kayo ng lahi, parehas kayo ng passport, yung opportunity na meron yung mayayaman, meron ka rin. Parehas sa parehas. At yung kaya nilang bilhin, kaya mo rin bilhin. Basta masipag ka lang. Dito sa Pilipinas, puta, bali na yung buto mo. Oo, puta, ina, may rayuma ka na. Walang hiya na yan. Ang tagal mong hinulugan yung SSS mo. Puta, pag nag-pension ka, syempre, yung tatay ko nga, sabi ko nga sa inyo eh. Tagal nagtrabaho ng tatay ko, 35 years. Kaya na ngayon, ang pension ng tatay ko sa SSS, 4,000 isang buwan. Puta, saan naman pupunta yan? Saan pupunta yan? Diba? Saan pupunta yung 4,000 isang buwan? Pinagtrabaho mo 35 years. Kaya nga ako, tinatamad na ako sa hype na SSS na yan. Oo, wala rin may tutulong sa akin yan. Pa sa susunod, yung metformin, pagka nag-gagamot na ako, pagtanda ako eh, baka putay na kulang pa yung pension ko. Okay, Mr. Gerard Dabar from Malaya. Sir, good afternoon, sir. Sir, two questions now, sir. Sir, you've been on top of the surveys or if not, pasok po sa winner circle. Ano po yung assessment po natin sa chances po natin? Especially you're running as an independent. Well, hindi ako magbibiging mag-decision yan. I cannot assess dahil yung publiko yan, yung mga tao, mararamdaman na lang. I also have my decision. Kung talagang hindi ako mapasok sa top 12 o ano, and I will withdraw. Simple lang naman, ibig sabihin, baka hindi ako uso ng tao for this privilege na maging senador. I can just come back in my show. Pwede naman gano'n eh. Ang hangarang ka naman dito eh. Yun nga, makatulong talaga. Saka makagawa ng kabutihan. Makagawa ng batas. Makagawa ng batas sa ating mga kababayan. Kung nalilinig ka lang araw-araw ang bulong sa akin ng bawat mahihirap, dudugo ang puso mo. Wala kang pambili ng ano, pagkain eh. Wala nga tapos makikita mo sa Senado, sa Songas, puro awayan ang awayan. Yung bang nakikita mo na, alam mo, napansin ko, pumunta ka sa mga probinsya, hindi naman nila pinapansin yung mga yan eh. Ang iniisip na yung kakainan ng kanilang pamilya. Sa umaga, sa tanghali, sa gabi, kung paano mabubuhay yung pamilya, hindi naman nila mapapansin lahat yan. Sa aking pagkaalam, sa research, 94.7% ay mahirap. Sa dito, sabi nito ni Drogon, baguhin nyo dapat ang healthcare system. Pinipilit baguhin yan ni Bongo, dinidefund nila.
Oo, dinidefund nila itong mga projects ni Bongo kasi sinasaayos ni Bongo yung ano healthcare services ng Pilipinas ng mga para sa Pilipino. Pero kinakangkong nila eh. Putang ina, kita mo nga yung sa PhilHealth. Di naman nila pera, putang nilagay nila sa national budget. Gago, di ba? Ganong katarantadong mga hayop na yan, sa totoo lang. Kahit anong gawin ni Bongo, putang ina, hindi nila pinopondohan yung mga proyekto ni Bongo para hindi magtagumpay si Bongo. Ganon ginagawa nila. O kaya nga, sa totoo lang, challenge talaga. Kasi ang problema, nanalo yung magaling, tas pupolitikahin nila, wala rin. O, ito si Willie William eh, kahit manalo to, kung pupolitikahin nila, wala rin. Wala rin magagawa to. Napakaganda ng pangarap ni Bongo para sa healthcare services and healthcare system ng Pilipinas. Problema, hindi yun priority noong presidente ng Pilipinas. So, nga. Sir, you mentioned you want to... Kung ganun, Boss Dada, ang palakad ng gobyerno, wala din pala magagawa ang kahit senador. Totoo. Pero kung madami kang ilalagay na matinong senador dyan, mapipwersa yung presidente na magtrabaho kasi kayang magpatalsik ng presidente na itong Congress at Senate. Yung magpatalsik ng maayos, ha? Yung talagang mag-impeach ng presidente na hindi nagtatrabaho. Pero iba naman yung mag-impeach dahil kalaban mo sa politika. Iba naman yung gusto nilang gawin kay Inday Sara. Pero may power ang Congress at ang Senate na mag-impeach ng sitting president na tanga o na pinapahamak ang buhay ng mga Pilipino. So kailangan maglagay ka ng mga senador na maayos, na talagang gustong magtrabaho. O ganun talaga eh, kailangan natin magano. Kaysa naman piliin natin si Kiko Pangilinan, si Bam Aquino, putya yan, walang gagawing mabuti yan sa Senado. At least itong mga to, itong mga senador ni PRD, alam mo na ang focus talaga nila, taong bayan. Yun ang maganda. Yung iba kasi mga senador, ang focus nila, yung mga businesses nila. Protektahan yung businesses nila, mga kaibigan nila, kumita sila. O, yun ang pangit. File bills. Ano po in particular yung mga naisip po natin on top of your mind ngayon na mga bills for the poor po? Well, unang-una, yung gustong-gusto ko yung Senator Tanggara. Yung sa senior, no? Kasi yung 20%, parang kulang yan eh. Kasi every year tumataas ang mga gastusin natin sa lahat ng bagay, lalo sa gamot. Ako, kung pwede kong ipapalarin, pagkakalooban ng Diyos na manalo ko, maupo ko sa Senado. Ang una kong i-adjust ko yung 30%. Oy, sabi ni Jim Lord, pati congressman dapat galingan nyo pagpili. Oo, ang congressman po ang may power of the purse. Ha? Yung may kapangyarihan sa pera, putangin na, pag ang congressman magnanakaw, walang mangyari sa Pilipinas. Oh, pag ang congressman magnanakaw, kasi ang presidente magtatalaga siya ng budget. Yung congress ang maghahati-hati ng budget na yun. Kung sino yung bibigyan niya. Ganun sila kamakapangyarihan. Sobrang makapangyarihan ng congress, mga bossing. Kaya huwag niyong mamaliitin yung congress, lalong-lalo na yung party list. Huwag niyong mamaliitin. Parang awa niyo na. Iboto niyo yung pinaka-pinaka maayos na congressman na tumatakbo sa inyo, hindi yung magnanakaw. O hindi yung naka-Rolex, naka-sports car, hindi yung yumaman dahil nag-congress. Kailangan niyong maganda talaga ang ginagawa sa mga distrito ninyo. Kung meron kayong matagal ng congressman, tapos bako-bako pa rin kalsada niyo. Walang magandang programa para sa distrito niyo. Putang ina, ilibing niyo na yan. Mahirap, maging mahirap. Napakahirap. Para kung bibili ng gamot. Paano tumatagal ng buhay na mahirap? Walang pabili ng gamot. I think yan ang para isang bill. And then sa mga bata, dalawang bagay lang eh. Ang kinabukasan natin eh, kabataan eh. Dapat yung mga eskwela wala ng bayan. Libre libro. Di ba? Yan ang sa local government, sa nakikita ko, sa protest na ginagawa nila. Kung talaga magsisibisyo tayo sa bansa, sa bayan. Unahin natin ang mamamayan eh. Hindi ang bayan. Kasi ang napapatakbo ng bayan, yung ating mga mamamayan. Dapat madusog yan. Dapat maayos ang pag-iisip. Dapat healthy. Dapat magandang pinagbukasan. Dapat nakakapag-aral. Dapat marunong sa buhay. Para hindi lagi dumidepende sa gobyerno. One last quick question. 1:45. Sir, magandang araw po, Sharian Torres, ABS-CBN. Sir, ano yung mga personal na paghahanda po ninyo na ginagawa ngayon? Kasi andun nga yung
malaking possibility na isa sa mga araw na to, pala rin kayo na maging senador. At syempre, alam naman po natin na maliban sa busilak ng puso, mapupunta talaga kayo at mapupunta sa matindihang debate, lalo na kung ipaglalaban nyo yung mga panukalang batas po ninyo. So paano po kayo naghahanda sa mga ganito? Well, hindi ako makikipag-debate. Hindi ako makikipag-away. Makikiusap ako at hindi ako makakarap sa TV na nakikipag-away sa kanila. Makikiusapan namin to. Ano bang dapat natin gawin para magtulungan namin ito mga to? Ano bang batas na pwedeng gawin para na naman binawi ang buhay natin mga kababayang mahirap? So I think yun ang palang importante. Hindi mo kailangan ipakita sa TV na magbabangayan kami, pagalingan ng English, pagalingan ng ano, sinasabi. No, I don't think that's the right thing to do. Na maging ano ka, public servant. Lahat mapag-uusapan eh. Lahat pwede mong pag-uusapan. My colleagues, pwede ba natin gawin to? May mga lugar tayo naghihirap. Napapansin ko sa bagyo. Tumibagyo, laging may problema. Tanggalumbong. Yung pupuntahan nila na dapat doon sila ma-accommodate, hindi rin sila, binabaha din yun. Anong dapat na paraan? Kasi yan sa mga nakikita ko. Kasi during the time na maraming may bagyo, pinupuntahan ko din yan. Na hindi naman ako public servant. Dahil gusto ko lang makatulong sa ating mga kababayan. Time's up? Parang ako lang pinakamabilis ah. Okay. Okay na. Thank you, sir. Okay, maraming salamat. Ayun, so napakaganda nitong ano, nitong mga sagot dito ni Willie Revillame, eh, kahit papaano, alam mo talagang gustong tumulong. Di tsaka ano to, ah, Duterte diehard supporter to. Hindi ko lang alam kung bakit ano, kung bakit hindi na siya tumakbo under PDP. Hindi ko alam kung hindi ba siya sinwear or nag-swear sa PDP. Pero alam ko, gusto nitong tumakbo under PRD. Pero di natin alam kung anong naging problema, bakit nagkaroon ng fallout. Pero I am sure na kahit independent nito si Willie Revillame, ang puso nito nasa mga Duterte. Pag inaway mo mga Duterte, kaaway ka na rin namin, Willie.